pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tusin, upang siya ay makapili, mapanghirog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Apostol San Bartolome. Nawa tayo rin ay maging matatag na alagad ng Panginoon. Sumusunod sa Kanya, tumatalima sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-uugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod na hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayan mo'y naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod,
na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, hinanap ni Pilipe si Nataniel at sinabi nito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nataniel, sumagot si Pilipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nataniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang tunay, ang isang tunay na Israelita. Hindi siya magdaraya. Tinanong siya ni Nataniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Pilipe,
Nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel, sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa kapistahan ni San Bartolome, Apostol San Bartolome, sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Ang mga pagbasa natin tungkol kay Apostol San Bartolome. Unang pagbasa ay hango sa huling aklat ng Biblia, pahayag, Apokalipsis, Revelasyon. Sinabi dito ang pangitain sa dulo ng panahon, ang banal na syudad, ang makalangit na syudad ng Panginoon. May mga paderito, malwalhati at matagumpay na lugar at nakasulat sa mga pader ng banal na lungsod ang mga pangalan ng 12 apostol. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, alam niyo lahat nagsisimula sa personal na pakikipagtagpo. Tanging Panginoon lamang ang nakakaalam kung ano ang mga lihim natin, kung ano ang pinagdaraanan natin, kung ano ang iniisip, isinasapuso natin araw-araw. Tanging Diyos lang ang nakakapasok dito. Skeptiko pa nga si Nathaniel, si Bartolome ayon sa tradisyon. Si San Bartolome, si Nathaniel ay iisa. Ayon sa tradisyon ng simbahan. Sabi pa nga, kasi hinahatak, hinihila siya ni Pilipe. Sabi ni Pilipe, natagpuan na natin ang Mesiyas, ang tinutukoy ni Moises at ang mga propeta. Nandito na, halika na. Sino yun? Si Jesus na taga Nazaret. Ang sabi pa niya, skeptiko pa siya, hindi siya naniniwala. Meron bang magandang nangyayari sa loob ng bayan ng Nazaret? Nung sinabi ni Jesus sa kanya, tingnan ninyo, isang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya. Paano kaya ako nakilala nito? Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Ano ibig sabihin nito? Para kay Nathaniel, nandun siya sa ilalim ng puno ng igos, nag-iisa, walang nakakakita sa kanya. May pinagdaraanan siya, may dinadasal siya. Meron siyang isinasangguni sa Panginoon. Panginoon, kaya nga doon ay Walang nakakaalam nito kundi ang Diyos at siya. At isinalaysay ni Jesus, natalastas ni Jesus kung ano ang sinasambit niya sa ilalim ng puno ng igos. Ikaw nga ang Mesiyas. Naniniwala ka ba, Nathaniel? Sapagkat nakita kita sa ilalim ng igos, nakilala kita? Mas marami ka pang makikita. Makikita mo, mararanasan mo, masasaksihan mo ng anak ng tao, manhik panaog ang mga anghel galing langit sa harap ng anak ng tao. Ito ay kapitan natin. Ano ang magpapatibay sa atin?
Bawat isa sa atin, may kwento ukol sa Panginoon. Hindi tayo magkakatulad. Ito ang panghawakan natin. Katulad ni Nathaniel. Diyos lang ang alam yan. Yung lihim namin ng Diyos yan. Walang iba pa kundi si Jesus ang Panginoon. Maniniwala ka na. Yun ang panghawakan natin, yun ang kapitan natin. Yun ang magbibigay ng lakas sa atin sa mga panahon ng pagsubok. Sige na po. Apostol. Saan ang imahe ni San Bartolome? Sa may Plaza Miranda ba? Quezon Boulevard? O Carriedo? Tinitingnan ko yung mga awit natin. Ayon sa tradisyon, binalatan po sa pamamagitan ng kutsilyo si San Bartolome hanggang mamatay. O saan yun? Ha? Ang imahe niya ay sa Carriedo. Yun, alam na, Carriedo. Apostol. Espelengin natin ang apostol. A-P-O-S-T-O-L. A. Alagad. Alagad. P. Pastol. Pastol. O. Ordinado. Ordinado. Naordinahan para sa paglilingkod. S. Saksi. Saksi. T. Tagasunod. Tagasunod. O. Opo sa tawag ni Kristo. Oo, sa tawag ni Kristo. L. Lingkod. Lingkod. Maraming salamat, ha? Walang sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni Apostol San Bartolome, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Roque, tulungan niyo po kami. Nawa, tayo'y maging matatag, maging maka-apostol para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Tugon po natin, Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghuhubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog
sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay tugong at katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimla ang alak at tinapay ay pebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugom at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinaan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kaming ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Padre Roque Periol, kapisana ni Jesus, ang mga sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Bartolome, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin po, panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya, para ng bagong silang lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oh, Senyor, purihin na rin na sa trono, kanyang lalay sa paligid ni Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nagkay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ayong pamamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan.
ng